Darren Lim. Kumusta, Raves? Episode 100. And welcome to our 100th episode. Do the intros. Huwag na nating patagalin. Okay. So our next guest is nothing short of legendary. His career has spanned generations. Actually, nung naalala ko yung nung mid-90s, yung mom ko parang medyo in-introduce sa akin yung LSE. Weird, no? Na parang ganun pa. High school ka nun? Mga grade school. Grade 7, parang ganun. Sabi niya, ito nakakatuwa yung lyrics ng kanta na to. Tapos up to nung year, nung early 2000s ako naman, nung umaaro, umuulan era, ganun na. Parang ibang face naman. Tapos yun, and yung guest natin is the only constant member since inception nung band. Yun, so this Feb 17 magkaka-reunion sila sa SMDC. Tama, SMDC Concert Grounds. So yun, please welcome Mark Escueta of River Maya. Hi Mark. Hello. Maraming salamat. Lapit ka sa mic. Maraming salamat sa pag-imbita, Rames. Thank you, Darren. Salamat sa time. Buti pwede ka. I know you're rehearsing day. Simulan natin sa current. What are you busy with preparing for the big show? Okay. So medyo nakarami na kaming rehearsals. Is it a weekly thing? Like twice a week, thrice a week? Parang weekly, halos weekly, and then there was a time na 3 days straight. May time na 2 days. Tapos last week once lang. In between nagdalawang TV things kami. Mm-hmm. And si ASAP or ASAP and Bulaga? Itbulaga. Yeah. Yun. Tapos may mga meetings in between with yung, saan kayo nagre-rehearse? Kaninong studio 'yan? Yung una on cue kay Marvin Querido. And then Studio M in Makati nung kailangan ng medyo mas malaking space. Tapos nag 2 rehearsals kami sa studio ng ASAP sa ABS. Kasi doon parang nag-mock-up na sila nung stage. Almost same size ng stage. Mm. And shinoot on video nila yung buong show para sa mga gagawa nung lights and stuff. I wanna geek out first. Talk about your gear. Anong drum kit? I saw it on exciting. May unboxing and then ano yung electronics and ano yung job mo for this show? Very happy to be just the drummer again. Sa totoo lang. Drummer lang talaga ako dito. With some backup vocals. Are you singing any lead? Wag natin spoil. Mayroon ba? Yeah, so mainly drums talaga. Drums. Mm. Tapos, ano ba to? Pearl reference yung main kit. Mm-hmm. Yeah, so may dalawang drum kits. So exciting. We have coffee kits. From... Sorry, late lang. From Likangarita. Yun na. Thank you. Sponsor check today. Check them out at Likhang Arena sa social medias. Ay, Instagram pala. So it's a pearl reference. Yeah, pearl reference. Pearl. Anong sizes? 22 inch kick. Mm-hmm. Tapos 10, 12, 16 toms. 16. 14 by 6.5 yung snare. Anong snare? Pearl din. Kasama ng kit. Tapos it's a combination siya ng mahogany eh basta yung merch? Reference pala parang each drum iba yung blend niya ng kahoy. Parang ganun. Yun yung kung ano yung mas angkop dun sa size ng drum. You have been playing a different kit before this, di ba? I think it was a Gretsch. Before Gretsch ako. Before. Ba't mo pinili tong reference? Recently nag-switch din talaga. Nilipat ako ng JB Music to endorse Pearl naman. So dati Gretsch, yan ang ngayon Pearl. Crush na crush ko yung President eh. President ba yun? Maganda siya. Maganda nun yung 20 inch. Yun yung second kit actually. Hindi mo ina-unveil yun sa Parang hindi mo pinapakita picture, sa... Nag-post ako ng picture. Ka na ba? Hindi ko white na President.
Anong size? 20? May 22 rin. 22 rin. 22 rin siya. 22. Tapos, 4-piece. Yan yung, tapos una nga, natawa nga sabi ko dun sa taga JB, naku, may nasamang extra snare stand. Hindi ko nalang bubuksan. Kami, ah sir, sa Tom yung isang snare stand. Ah, oo nga kasi. Oo, kasi nakagal. Wala siya, hindi siya nakagal. First time ko gumamit ng ganung kit. Configuration. So, okay din pala. Nandun ako nung launch eh. Nandun yata ikaw din eh. Oh, yung... Tumutok si Mar and si Ernie. Yan, yung symbols, dalawa. Anong symbols? Siyempre, Ziljan. Teka, yun sa main kit, 15-inch na K-Suite hats. Ay, doon ko pala lalagay 16-inch. Tapos, 21-inch na special dry trash crash. Yung butas-butas. Mm. Yun kasi yung parang, ang sarap i-ano eh. I-ride. So, crash ride. Oh, ganda ng ingay. Pero short decay. Oh, hindi, maingay siya pero hindi masakit sa tenga masyado. Sakto lang. Tapos, may splash na 10-inch. Then, 22-inch high def ride. Tapos, ano ba dito? 19-inch na paper thin crash. And then, China na 19 din. Saya. China boy something. K rin na China. Dari nung araw na pabili ako ng splash, nakita ko kay Mark eh. Dalawa siyang splash eh. Pili nga ako, hindi ko alam pala gamitin. may tanong ako, over time, nagpapalit yung parang setup mo, diba? Kasi parang, how do you change yung, like, yung style ng drum kit? Recently, pinaka-major change ko, nagbumalik ako from 4-piece to 5-piece. Hmm. Kasi nung nagsimula kasi ako 5 talaga, lahat naman 5 noon eh, di ba? Pagbibili ka ng drum, tapos dalawang toms. Mm-hmm. So, doon ako natuto. And then, parang, matagal din ako nag-switch to 4-piece kasi parang mas komportable, mababa lang yung ride. And ano, then, di ko alam kung bakit, parang na-miss ko lang yung may second rack tom. So, sinubukan ko sa isang gig. Kasi usually, pag gig namin, pinapatanggal yung second tom. Mm-hmm. Sabi ko, huwag ko na tanggalin. Try ko lang ulit. Tapos, na-enjoy ko lang ulit. Tapos, yun yung pinaka-major. And then, minsan, nag-experiment ako ng may isa pang snare. Or, yung... Ano yung auxiliary snare? Mataas? Mababa? Mababa. Yung mababa. Na-try ko. Parang 10-inch. Ay, sorry. Ah, mataas pala. Mataas pala. 10-inch na maliit lang. Pearl something. Firecracker. Firecracker, yun. Yan. Tapos drum nerds. Tapos sa ano, 'di ba may parang nauso rin yung mga pinagpapatong. Oo. Diba? Na symbols. Na symbols. Mm. So tinay ko rin 'yun, 'di ba? Sinastack. Mga stack. Ano yung nagagawa yan? Ah, okay. So usually ganun lang pag ano, pag parang nagsawa na ako sa either nagsawa na ako doon sa tunog or gusto kong sumubok ng bagong cymbals or something. Galing na yun, pwede kang mag-ano, no? Palit ng setup pag sa drums. Parang sa guitar, hindi yata. Hindi, palit sila effects ng guitar. Ay, na, every gig yung mga yun, mas madami grabe silang rin, palit. Pero ito pati yung style, pwede mo palit. Parang pwede marami cymbals, pwede wala. Anong electronics gamit mo? Anong meron ka meron sa? Meron ka sa side eh, nakikita ko. Yeah, yung MPC Live na Akai. Mm-hmm. Pero, ang purpose lang niya talaga yung click track. Grabe naman, glorify. Overkill talaga. Overkill. Walang tinitrigger na samples? Wala. Wala. Okay. Wala dun sa MPC. Sa MPC. Actually, wala rin palang sample. Yung isa yung Alesis na multipad. Yung multipad. Gagamitin ko for some songs. May ibang sounds na. Yung mga electronic samples. Pero yung MPC, talagang overqualified click track. So, ikaw lang nakaklik? Parang naka-wedge sila lahat eh, no? Naka-in-ear ba sila? Yeah, naka-in-ear din. And then, meron din si Nate saka si Rico. Meron din silang click. Kaya pala yung MPC kasi, hindi ako sanay dun sa click na yung basic na tok-tok-tok-tok. Lagi so, ako anong, nawawala. Anong nilalagay mo? So, either nagpo-program ako ng loop. Hmm.
Diba? Diba? Ganun din ako. Mas, ewan ko, mas musical lang. Mas musical. Tsaka, minsan yung accent nasa taas, nasa up. Bihira so, yun. So, apparently, mas madami yung puro click. Naiinis din ako sa click. So, lahat nung, oh, pag naggamit ako ng parang click, naka-program oh, na drums. Parang, yun. Mas, so, ano yung tunog? Parang 808 or percussion? Percussion or shaker, basta something ganun, na hindi babangga dun sa tunog ng oh, acoustic kit. Something same, na kahit mawala ako, pag hinanap ko, andun lang pala yung click. Akala ko, ako lang yung ganun. Oh, and, siguro dahil hindi rin ako talaga nasanay training with a click nung bata pa ako. Actually, sobrang traumatic sa akin yan eh. Kasi recording nung first album namin, yun yung first time ko mag-click. So, yung pressure ng recording, tapos may kasabay ka pa na click, tapos yung tempo na mabagal, mas mahirap yung mabagal eh, pag click. So, hirap na hirap talaga ako. I think Bring Me Down yung kanta na yun eh. Ano studio? Audio Captain. Audio Captain. Si Dindo ba yan? Si ano, Arnold Haliones. Yes. So, actually, si Arnold siya yung, now here's something from River Maya. Dun sa, may sample sa intro ng Ulan eh, boses ni Arnold yan eh. Siya yung DJ. Siya yung DJ. So, anyway, yun. Talagang, tas before nun, high school, ano, ako sa school band, sumusunod ako sa conductor. Diba, may conductor. So, doon medyo sanay ako. Pero yung click, never talaga. So, ngayon, hanggang ngayon, pag pinapakinggan ko yung Bring Me Down, parang, nagpapakringe ako na, ang likot ng tempo ko doon sa song na yun. Pag mag-feel ako, bibilis. Tapos babagal. Pero, yun, ganyan talaga. Kaya siguro ngayon, talagang kino-customize ko yung click para mas komportable. So, how talking about the reunion naman, how did the idea come about and paano yung nagtawagan kayo or who called who? Paano siya nag-start? Yung reunion, sino ba lumapit sa akin? So, last year, around June ko nalaman. Tapos, si Pancho, manager ni Bamboo, na matagal ko na rin kaibigan. Actually, si Pancho, road manager namin dati. Ah, talaga? Up to the time na umalis si Bamboo, na tapos naging manager siya ng Bamboo the Band. So, matagal namin kaibigan. Niyaya niya mag-bike. Na laging nauudlot. Tapos ito matutuloy talaga. Tapos usap na rin tayo, sabi niya. Ah, okay. So medyo may idea na ako. Sabi ko, ano kaya pag-uusapan namin? So anyway, sinabi niya. And then sabi ko, same reaction. Kasi through the years, siguro 10 years or more, laging may lumalapit sa akin about a reunion thingy. Sabi ko, well, nandito pa ako sa banda, so... And it's your band. Oo, oh, diba? Band. Abo, game ako dyan. And I'm sure game si Nate. Kausapin nyo lang yung iba. Tapos, pag game sila, okay ako. And then, hindi natutuloy. For the longest time, hindi natutuloy. And then, itong last year, sabi ni Punch, kasi iba yung, medyo iba yung, iba yung hahawak. Sabi naman, anong iba? Sabi niya, Live Nation. Mm. Tapos, sabi ko, talaga? Live Nation is a management or a concert, or yeah, both? Yeah, so or? Ano sila, management, production. Production. Sila ang managers ng U2, ng Coldplay. Ah, okay. So it's an international company? Oh, international parang company. Parang mga Jay-Z yata, sila yung nag-handle. Sobrang laking. Tapos, I'm sure nakita niyo na yung Sphere sa Vegas. Kanila rin yun. And then they own Ticketmaster. So, medyo big deal talaga. Sabi ko, talaga? Sabi niya, first Filipino show na gusto nilang gawin. Sabi ko, okay. Sabi ko, may chance yan. Sabi ko, sige, balikan mo ako. Basta ako, game lang ako. So, yun, it was really yung brainchild ng Live Nation. And, yun, a few weeks later, meeting na. Nag-schedule na ng meeting. Tapos yung una, dinner lang sa isang restaurant sa Makati. Doon yung kami dinner, ulit, nandun na yung band? Nandun na.
Nung okay na lahat. Kumbaga, kinausap kami individually. Okay. Individually kasi may kanya-kanyang management. Of course, and of course. Nung finally, okay na sa lahat, nag-set sila ng dinner meeting. And then, so sarado yung buong restaurant and then may long table. Tapos nauna ata si Nates. Basta si Nates lagi pinakamaaga yan. Si Nates, tapos si Rico nandun, then ako, then si Bams yung last. Tapos wala naman blocking, wala namang mga pangalan sa ano. Basta lahat kami, diretso lang sa dulo ng table. Ito, ako, si Rico, si Nates, si Bams. Tapos diretso kwentuhan, kamustahan, ganun. So parang medyo surreal din yung moment na ano, na first time ulit kami nagsama-sama sa isang table after like 25 years. Well, yan, yun lang talaga yun eh. Kasi si Bams umalis, 98 si Bamboo umalis eh. During during ng time na wala sila, wala si Rico, wala si Bamboo, nakakausap mo ba sila o... Okay, ikaw, cool ka naman sa lahat eh. Wala ka lang. Paminsan-minsan, yung sa gig, magkakasabay ng gig. And, dati kami nila Bamboo, yung parang nag-get together family stuff. Ah, okay, okay. Kasi yung mga kids nila, magkakaibigan din yung mga kids namin. And yun, ano lang, talaga mag-beach, yun. Yun, na siyempre kami ni Nates. Lagi rin nagkikita. You know. Si Nates kasi batchmate ko since prep eh. Since ano, so bata pa lang. Ano, napanood ko yung unan yung banda ni Nates. Bazooka. Ah, yun. High school. Napanood ko yun. Like, siguro 91? 90? Oh, Club Dread? Ano yung genre nung Bazooka? Bazurak with Zurak. A K. With a K. Bazurak. With a Z and a K. Ano ba yan? Si Junji ba nandun? Oh, Junji Lerma. Junji Lerma ang guitarist. I just remembered now. Si Richie. Yeah, Rich Recto. Si Rich nasa na? The States. Nasa States. States. So, si Junji Lerma, guitarista. Si J. John Valencia. J. John, na nag-evermind din. Oh. Siya yung second guitarist namin din nung, actually for a long time. Nung nag-guitar na si Rico. Ano yan? Ano pa? So, mabigat yun eh. Ano sila, actually bago ko sumali, ano sila? Metal. Metal eh, naalala ko eh. Kasi mga Slayer, gano'n. Yan nga, tama. Wow. Slayer, tama. Pero parang nakaganon yung mga tao sa club doon kasi mga high school kids to eh. High school kids na hindi mukhang trashers pero trash metal yung tinutugtog. Kasi... Si Rich lang yata yung mukhang mahaba yung buhok nun eh. Oo, diba? Si Rich lang. Kasi high school pa kami ni Nates nun. Tapos, nung sumali ako, medyo nag-shift ng konti to punk, funk. Mga Ramones, ano ba ito? Sex Pistols, ano ba mga... Peppers, yun. Mga Red Hot Chili Peppers. And then, lala ko si Junji. Galing siyang US, nag-uwi siya ng cassette ng Nevermind, ng Nirvana. So, doon namin first na napakinggan yung Nirvana. It's, wow, solid yan. yun, so high school, ano. Gano'ng katagal kayong bandmates ni Nates bago... Yun nga, bago nagkaroon ng River Maya or yung... Well, ano kami, second year high school hanggang fourth year. Actually, first year college. Tapos, nag-rehearse sila. May iba pa, hindi pa River Maya nun eh. May iba pang drummer na biglang hindi dumating nung rehearsal. Eh, nag-rehearse sila sa village namin. Hmm. So, tinawagan niya ako. Ano yung bahay? Bahay nila G3... Misa. Oh. Ah, actually, bahay nila, ano nun, nila Vanessa. Vanessa... Prettier than Pink, yeah. Si G3 was ex-intro voice, tama ba? Oo. Pero this was before that pa.
Okay, so before intro voice pa to. Oo. Saan siya lumipat? Nag-ano ba siya? Vile Playground? Hindi. Hindi ako sure eh. Pero I think tama ba? Nag-Shanghide si... Yan, o tama. Diba? O, glam rock band. Oo, nag-Shanghide. The same high school din kami ni G3. Higher batch siya sa akin. And si Vanessa, ano na siya noon? Prettier Than Pink. Prettier Than Pink. So may studio sila. Yung session... music studio natin pangalan na yun din yung nalipat sa ila sa basement ng Makati Cinema Square. Ah, oh, tama. Yun. Si Mark Lakay, yan ba yun? Yun yata eh. Oo, oh, isa rin naman oh. Sa Makati Cinema Square. Yun, so doon kami nag-ensayo. Sabi, oh, punta ka dito kasi yung drummer hindi dumating. So, yun, eventually ako na yung pumalit doon sa, so na mga 93 yun. Sino na nasa banda noon? Si Rico, Nathan, Kenneth Ilagan, si Kenneth, tapos ako. Wala pa si Bamboo. Sino kumakanta? Wala pa. So, naghahanap pa kami noon. So, jamming lang, jamming. Oh, jamming. And then eventually, may mga nag-audition. Tapos si Bamboo, friend ni Nate sa barkada niya, sa ibang school. Kasi... after first year, lumipat ng school si Nate. Doon niya nakilala si Bams. Sinama niya sa jam namin. And then, yun. For this show, for this coming show, who decided on the lineup? So, dami niyo kasi. Ang daming pwede. Hindi ko sure kung sino talaga, but when nung nilapit sa akin, yung concept, naging concept pala ng show is really the second and third album lineup. So sabi nila, ito lang yun. Kasi tinanong, wala rin ako expectation eh. Ito ba ay 30th anniversary show? Kasi 30th anniversary namin ngayon. Or something else. Ganyan nga, daming naging members. And then, sabi nila, ito lang yung focus nung, itong show na to. So, yung lineup ng second and third album. Sorry. Ano yung feeling nung first time na sabi mo nga 25 years di kayo nagsama-sama. So, ano yung feeling nung first rehearsal? What was the first song? Oo, yun din. So, first song May setlist na ba? Wala pa. I think yung first jam was talagang parang warm-up lang, parang pakiramdaman. Tapos yung ibang kinocover namin dati, like, Angel of Harlem ng U2. Yun, jinam namin yun. And then, unti-unti yung ibang songs na alam pa ng lahat. Parang yung pakiramdam, parang hindi kami matagal hindi tumugtog. Parang ganun. So, very casual, tapos nakakatuwa yung first jam na yun. Sinong nandun sa kwarto? Sino ba? Yung... family ko, sinama ko. With the kids. The kids, nandun sila. And then, syempre, yung kanya-kanyang management. And then yung, hindi rin kalakihan masyado yung room eh. So, si Pancho nandun. Yun lang. I have a tough question. Sa booth side, nandun si, I think, si Angie atay nandun. Angie Rasul. Si Marvin. And then, we're working with foreign production people. Okay. My question, because Mike Elgar is a current member, anong-ano doon? Paano yun? Parang bakasyon siya for the show, parang ganun. Did you have a tough conversation with Mike, 'di ba? Hindi naman. Okay naman kayo. Oh, it was kung una nga nung medyo fini-feel out pa yung concept and everything. So, pwede bang
pwede bang may additional musicians or can we get people from, you know, from post post Bamboo era to guest? Hindi ba nagsabay si Mike at si Bamboo? Hindi, ano? Hindi. Okay. Hindi siya nagsabay eh. Pero, wala, it became clear talaga na ito lang. Ito lang yung lineup. And so it's the second and third album. Yeah, first, well, second. May songs from the first. May songs din from the first. But yung lineup is second and third. Why was not Perf involved? Siguro kasi nga yung yun talaga yung gusto nilang scope nung ano of lineup wise kasi ang dami rin eh. Yeah, so ko alam, early on pa lang sinabi na sa akin na kayong apat lang. Okay. And then nakausap mo ba si Perf during all of this? Syempre madaming lumalabas online and some of it are true, some of it are not true. Did you talk to Perf? Hindi pa. Oh. Hindi ko pa nakausap si Perf. About the ano, how about you personally? Kasi syempre online marami rin mga sasabi. How do you navigate yung mga binabato ng mga random na comments? Kaya na parang syempre, di ba? May mga iba, baseless. Syempre, hindi naman nila alam. So, how do you navigate through those? Marami. Siguro pinipili ko lang din kung ano yung may, hindi, sabi mo may iba baseless, di ba? Yung iba naman, opinion, yung iba, meron silang attachment to a certain lineup, di ba? Or to the first album. Yeah. And hindi ko pwedeng i-contest yun eh. Di ba? Naintindihan ko yun, in a way, part din ako nun, di ba? Gusto ko rin yung ginawa namin ng first album. And hindi ko pwedeng hawakan yun eh. Parang everyone's entitled, di ba? Kung ano ang reaction nyo sa mga ganitong pangyayari. And ako, well, ganun din for me, di ba? Parang ako thankful lang ako, masaya ako na makakasama ko sila ulit for, kahit for one show. Very, ano rin, parang magandang bagong chapter, or bagong chapter, or in a way, bagong closing dun sa mga nangyari before, di ba? Ngayon, it's like we're all good, tapos masaya lang na show. Hindi mo talaga mapiplease lahat eh, di ba? Parang impossible kung gusto mo gawin yun, parang mag-fast food ka na lang or something. Di ba? Besides rehearsals, mayroon ba kayong like bonding moments with the band as you know, as private people? Like you said, before, back in, nagbi-beach-beach kayo with the kids. Oh. Meron pa ba ngayon? Ngayon wala. Are you guys too busy? Wala pa eh. Medyo puro work-work ngayon. And then hopefully after magkaroon ng chance na yung mga tambay-tambay lang ulit. Ngayon lang medyo ano, like si Bamboo may mga taping din siya for The Voice. Mm-hmm. And all, puno rin yung sked niya in yun. So sana after. meron ba kayong mga parang best memories na ano yung mga best memory mo ng itong lineup na to na magkakasama kayo? Na medyo naungkat nung magkakasama kayo? From before. Madami. Makukulit. Kasi mga bata pa kami nun eh. I mean, tayo, di ba? Parang... Baka si Rames, meron kayong ano. No. Let's go through the years. So ano yung first memory mo of the first River Maya show as first album lineup? Ano yung first show niyo? Ito maganda. Kasi naalala ko yung Basurak. Yung first show namin, front kami, nyo.
But which show? Yung sa, alam mo yung sa Las Piñas na Cecil's na restaurant. Oh my God, naalala ko yung show na yan. Diba? Yun yung time na nag-motorcade pa na naka-van, nakabukas yung door. Uso pa yun na rin. Tapos, yun yung first. Tapos, ang ganda ng show na yun, yung sa may empty parking lot, parang gano'n na. I think kumanta pa ata sa inyo yung sister ni Ellie. Oh, kasi taga dun sila eh. Oh, si Lali. Kumanta kayo ng Today yata, if I remember correct. Yung kasi isang album din lang alam namin tugtong yun. So, yun yung first. So, front kami ng Heads. Wow. Tapos, wala pa kaming pangalan. Okay. So, River, kasi attached kami dun sa word na river for some reason. Dun kami nagkasundo. Pero wala, para biten. Tapos, ang dami naming options. May yellow pad pa na listahan. Eh, sasalang na. Kami, uy, tatawagin na tayo. Eh, tapos, someone suggested Maya. Tapos, River Maya. Sige na nga. Wala pa naman yung album eh. Pwede pa palitan yan eh, di ba? Sige, sige, River Maya. Tas, so, yun yung ginamit that night. Tapos, nag-stick na siya. Yeah. After the first album, did Perf play in the second album? He did during the recording. Tapos, kailan? No, pero, hindi ko natanong ba? Natanong manan si Perf. Kailan siya umalis? During the second album. The recording? Yeah, the recording. Kasi nakikita ko pa siya noon with Francis M. Yes. So, nag... Tara sa biglang wala na pala siya sa inyo, di ba? How did you feel nung umalis si Perf? Bata pa rin kayo nun. That's 94? Kaka-batch ba kayo nila, Perf? Ano nga ba? Halos. I think, if ever man, baka 1 year apart lang. Kami ni Nates yung kabatch and then me, Nates, Bamboo, and then Perf, and then si Rico. From your perspective, but umalis si Perf. Sorry. From, nung time na yon, I think mainly musical differences. Saan siya, anong gusto niyang puntahan? For the second album. Hindi ko alam, pero hindi yata siya happy kung saan yung direction papunta yung banda at that time. So, may three-axis na ba noon o hindi? Not sure kung meron na or after. After. Oo. Yun. So, yun lang naman talaga yung, ano, yung, I think. Musical differences, classic. Oo. Nung umalis si Perf, sinong unang pumalit? Umalis si Perf. Sino na gitara? Si Rico lang? O si Jay John ba? Yeah, there was si Jay John, Valencia, and then si Edward Alfafara. Mm-hmm. So, silang dalawa. Si Edward, siya yung nagro-roadie din right? Yes, right? Yes. And, yun, silang dalawa. Silang dalawa. Si Rico was still keyboards or playing guitar na? Guitar na siya. Nung nawala si Perf, full-time guitar na si Rico. And then, ang next ba umalis si Bamboo? Ang naalala ko, 98. Parang, you had a US tour. Yeah. Pagbalik nyo, wala na rin siya. How did you feel? Parang malungkot. Paano naiyak ako na? Sino nagsabi sa iyo na hindi na babalik yung singer mo? Sino nagsabi sa iyo? Actually, nalaman namin medyo matagal. I mean, like a year in advance. So medyo napaghandaan namin. Medyo napaghandaan namin yung ano yung reason bakit siya Si Bams, kasi the year na nag-start kami, yung family niya nag-migrate na to the States. Tapos, with the wife and kids? His wala parents. Wala pa siyang kids nun. Ano? Wala pa siyang kids nun. Mm. His parents and his sister nag-migrate na to the States for good. Tapos, dun din siya lumaki. He spent some time there. And then, naiwan siya dito. Kasi lumabas na yung first album and then nag-hit yung ulan hanggang and then sunod na. So, he had to, kami parang, if I'm not mistaken, kami yung first band niya eh. Mm-hmm.
So wala siya talaga, parang totally new experience yung pagbabanda. Umabot sa point na yun, nami-miss na yung family niya and he decided to stay sa San Francisco kasi nung tour na, yung last show San Francisco. So nagpa-iwan na siya doon. And yun, kahit na aware kami yung he gave us like almost a year nga notice. That's good. Ample time. It's like, more than enough. Kaya rin after, madali kami nakapag-decide ko anong gagawin. Inulit lang yung ibang tracks kasi may album din in the works. Third album na yun. Fourth na. May album din in the works. Tapos, magkaiba sila ng Kini Rico eh. Ah, okay. So, ako lang hindi umulit. So, sila inulit yung mga guitar tracks. Paano na-decide na si Rico na yung kakanta? And... Kumaalala. I think basta nag-step up lang si Rico eh. Nandiyan na ba si Mike Elgar nun? Wala pa. So, pagbalik nyo... Nag-trio pa kami ni Nate. So... Nag-trio kami. So, one free album. Trio album lang yun? Oo. Ah! So, actually, yung green album, before free, yun, trio na kami doon. And then yung free. Trio din ngayon sa free. Oo. Okay. At some point, nakita ko si Diego Mapa with you guys. Kailan yun? A very few shows with Kailan Diego Mapa. Siguro ito. Post-Rico ba yun? Hindi. So, si Mike at si Rico nag-abot, right? Yes. Oo, matagal din. Saan nyo naman nakuha si Mike? Nung time na yon, so may time naman na nawala after si... After free. After free, nawala si Nates. Okay, so nawala si Nates. And then we were looking for two. Okay. To guitar bass sana. Tapos, so nanonood kami ng mga gigs. Literal nagsa-scout. Mm-hmm. Tapos, although si Mike... And Mike and Japs, yata, kaibigan na rin from the scene. Tapos nagkaroon na lang ng option to, ba't di na lang tatlo kunin natin na bago? So, yun si Mike Elgar, Kakoy Legaspi, and Japs Serio. Yun yung parang five-piece. Oo, so from two, naging five kami. Tapos guitar si Rico, si Mike, si Kakoy. Oo, tatlong guitar. From your perspective, ba't umalis si Nates at that time? Ano naman ng ano nun? Si Nates, well, hindi naman niya... Hi, Nates. hindi naman niya tinatago eh. Pero meron siyang... He was going through some stuff nun. Na ngayon, okay na siya. Okay. Yan. Pag alis siya ba, tsaka nag-form sila ng Bamboo ni Bamboo right away or later? Hindi pa. Right away. So, meron pa nung kapatid. Ah, kapatid with Carl. Yeah, Roy. And then he was playing with Pinikpikan. Nauna siya kay Louie Talan sa Pinikpikan. Mm-hmm. Ah. Pinikpikan. First album, si Nates yung nag-bass dun. Then, kapatid. Tapos, ba nangyari after that? Yun. So, yung ano after nung bagong lineup si Kakoy, si Japs and Mike, anong album naman to? Yun yung Tuloy Ang Ligay. Wait, may album pa kayo na ano bago si Rico umalis? May isang cover album, mga new wave, local. Kumanta ako sa Wood Song. Inosente. Inosente lang nagtataka. Sa bahay mo. Yes. Sa bahay mo. Anong pang ilan yan? After, I think yun yung last bago last, umalis si Rico. Bago umalis si Rico. So, how did you feel nung ano? Kasi may video pa yun, si R.A. shot that video sa Cubao X, sa Firmball. Gusto ko yung saya, album nila. Saya. Ako isa yan sa paborito kong ano. Albums. May Ethnic Faces. Dean's December. Is it Spotify? Or YouTube? I think so. Anong think title so. Ng album na yan? Isang Ugat, Isang Dugo. Yan. Mga covers ng new wave and punk noong 70s and 80s. Bands noong 70s and 80s. Tapos andun yung Bandila na theme nung ginamit news. Sa show. Yeah.
sa news. Pero lahat nun covers. Nung, ano ba yun? Nandun na ba si Kakoy? Big Face. Wala pa. Andun. Nandun si Kakoy. Sa si Japs din nag-base nun. Oo, si Japs din nag-base. Ano yung feeling? Ayala. Sorry. Tinanong ni Rames rin, ano yung feeling nung umalis si Rico naman? Nung, si Rico? Kaya nag-solo siya. Mahirap. Mahirap yun. Actually, mas nahirapan ako nun nung umalis si Rico compared nung umalis si Bams. Mas bigla ba yung kay Rico? Oo, mas bigla kasi siya. Sa pagkakaalam ko. Pero... nung recent itong reunion thing na mas napag-usapan namin ni Rico, tapos marami pa rin pala akong hindi nalaman nung time na yon. So it shouldn't have been as bad as it was, kumbaga. Yun. So kaya okay rin yung nangyayari ngayon eh, parang marami kaming nababalikan and ano. Pero at that time, mahirap siya. Hindi kami masyadong nakapaghanda kasi. Yun lang naman. Pero once, kami naman, never naging option yung pack up na. Parang, okay, goodbye. Walang, parang, lalo na yung mga nagiging kabanda ko after Rico, after Bamboo. Same page, kumbaga gusto lang namin magsulat, tumugtog ng live. Eh, nagagawa naman natin yan. Then, tuloy-tuloy, walang. So, it wasn't that hard to decide na tuloy lang. Yun lang. Siyempre, pero every lineup change is, mahirap. Or may certain degree of challenge talaga. Sinong naging member after Rico? There's Jason. Mm. Yeah. Si Norby? Yeah, si Norby. Norby David naman, kabanda ko rin nung high school. Ah, okay. So, nung una nagsesession siya for us. Tapos, eventually, naging member din. Then, si Ryan Peralta. Si Ryan, yes. Oh, Ryan. Nung una si Ryan, nag-keyboard and perks. Mm. Tapos, drums ako. Tapos, tinatry kong kumanta. Pero, hindi ko kaya. Sobrang mahirap pa at that time. So, sige, pagkakanta ako, magigitara nila ako, medyo mas madali. Until eventually, gusto na namin din talagang invite si Ryan maging member. And then, nag-stick ako to guitar for, I think, 5 years. So, yun. And then, eventually, nung umalis naman si Ryan, since medyo nasanay na ako kumanta sa gitara, tinry ko na ulit kumanta sa drums. Medyo mas kaya na. Yun, kaya yun nangyari doon. Being kasi parang ikaw nga yung parang palagi ka lang nandun, ano yung challenge every time na magpalit kayo ng, na may magbabago sa lineup? Challenge? Sa'yo personally. Oh no, kailangan natin mag-pictorial ulit. Parasta yun. Diba? Kasi, ang show yung mga, lalo ngayon mga producers, kukuha lang sila online ng mga pictures. Oo nga. Oh, so, no, kailangan. Yun yung isa sa mga first na challenges. Pero, parang on the other hand, kasi exciting din at the same time. Diba, may bago kang kabanda, may bago kayong diskarte. Okay din eh. Okay. I definitely never naging boring. Darren, through the years, nakakabanda ko to si Mark sa mga weirdest situations. Sa unang Planet Garapata with Mark Lakay, Planet G. Nagda-drums dyan si Mark. Tapos minsan nagsasabay kami, kasi fans kami ni Cynthia Alexander. Oh. Nanonood lang kami. Mamaya nasa stage namin. Meron naming perks. Nagtatamburin, nagkukonga. And then at some point, kinuha namin siya to play drums for Dong Abay nung pinroduce namin ni Buddy a couple of the albums. So, nag-tour pa si Mark with Dong, si Buddy, si Tim Cacho, Simon Punsalan. How was your experience playing with na ibang band, diba? Drummer ka lang. So, ang banda yun ni Dong, basically. Ano naman experience mo kay Dong?
ibang klase rin si Dong. Eh. Ibang, very colorful person. iba rin. Tsaka si Dong yung first, ano ko eh, first time ko nag-commit talaga mag-drums full-time, well, part full, parang ganun, outside of River Maya. Mm. Kasi, nung una, nahihiya ako mag, maraming nag-yaya, pero sinasabi ko, nahihiya kasi ako pag biglang di ako pwede. Mm-hmm. Tapos yung buong banda, mabibitin. Pero nung si Dong na, nagka-opportunity for the, since fan ako ng Yano, kinausap ko sila, Mike, sabi ko, okay lang ba? Gusto ko talaga gawin to. ano, pero, syempre, ayusin lang yung schedule and all. So, yun, parang, for me at that time, ano rin siya, parang dream, ano rin, dream session gig din siya. Si Dong is known to do parang unexpected things on stage. Ano yung mga naalala? Kasi diba, hindi mo alam gagawin ni Dong eh. May set list pero hindi mo alam anong gagawin niya on any given night. Anong mga naalala mo? Well, ewan ko, dun sa gigs na napaluan ko, wala naman ako naalalang medyo... Mabait talaga to si Mark. Wala. Meron ba? Tanong natin si Tim. Si Tim at si Buddy. si Buddy. Si Shinji nag-record noon. Di ba? Naalala ko nag-record kay Shinji. Rebulto. Yung maganda yung concept niya. Yung concept ni Dong ng Rebulto, nagising si Jose Rizal sa current time. Taas nagulat sa state ng Pilipinas. Ito ba yung This Is What I Gave My Life For? Tapos gumawa siya ng mga kanta based on that character na Rizal in the present time. Kung what would Rizal think. Ganda nung concept. Mm. What would be yung ano? What would be yung feeling? What would be the next move ng River Maya after this reunion? Parang do you plan on doing a... Diba parang yung sa Heads meron silang I heard there's world a tour. Parang ganun. Confirm or meron ba? Confirm ako may tour because people are talking abroad na parang we're excited. We want to see you abroad. I confirm that you heard. I heard what you heard too. Hindi pa pumipirma si Mark. Wala pa. Pero pinag-uusapan. Okay. Sana masaya rin 'yon. Ano? Ano yung pinaka what part of the show are you looking forward to the most? Yung songs na halos never namin tinutugtog before. Kasi may ganun eh, may mga songs na talagang kaya yung tip na sa mga manonood, pakinggan niyo yung second and third album para ano lang, refresh lang kasi yung maraming songs na hindi lumabas sa radyo. Yeah. So yun yung tapos di ba ganong kalaking stage pa so medyo excited ako dun. Stig. Meron ka pa Darren? Wala naman na. Ikaw meron ka pa. I'm so excited for you and congrats on the show. Any last words before we wrap this up? First of all, congrats 100th episode. Congratulations. Thank you for having me. Tuwa ako sa pangalan ng show niya eh, Offstage Hang. Kasi, lagi kong sinasabi pag tinatanong ko tungkol sa pagbabanda is, kung ano yung onstage, kasing importante yun ng offstage. Diba? Kung ano nangyari offstage, minsan nga bad trip yung gig eh. Pero yung after, masaya kayo, alam mo yun, yung travel and all. So, yun, nakatuwa lang. Congrats. Thank you. Kami pa yung inano mo para. Okay, check out the River Maya Show. February 17. Yes. At SMDC. Where can they get the tickets? SMtickets.com. Okay. Yes. Thank you, Mark. Thank you. Thank you, Mark. Di pa tayo nagpa-bike. Magpa-bike. Oo nga. Si Pancho niyaya. Baka pag niyaya ko ni Pancho may reunion din. Yeah. Love you, Pancho.